Marcos, Unang Kabanata. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa pagkasulat kay Isayas na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong muka, na maghahanda ng iyong daan, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem. At sila'y binabautismohan niya sa ilog ng Jordan na nangagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang. At kumakain ng mga balang at pulot pukyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, natapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea. At siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak. Sa'yo ako lubos na nalulugod. At pagdakay itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang na 40 araw na tinutukso ni Satanas at kasama siya ng mga ganib at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat, at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako paroon ng kaunti, ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, na sila rin naman ay nangasa daong at hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kanyang tinawag sila, at kanilang iniwan sa daong ang kanilang amang si Zebedeo na kasama ng mga aliping upahan at nagsisunod sa kanya. At nagsipasok sila sa Kapernaum at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtuturo. At nangagtaka sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturoan niyang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno, na parito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At ang karumal-dumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kanya. At silang lahat ay nangagtaka, anupat sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang naguutos pati sa mga karumaldumal na espiritu at siya'y tinatalima nila. At lumipa na pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot-libot ng lupain ng Galilea. At paglabas nila sa sinagoga, ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres na kasama si Santiago at si Juan. Nakahiga ngang nilalagnat ang biyanang babae ni Simon. At pagdakay pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya. At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay at siya'y itinindig at inibsan siya ng lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. At nang kinagabihan paglubog ng araw ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo. At hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kanilang kilala. At nagbangon siya ng madaling araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy na nalangin. At si Simon at ang kasamahan niya ay nagsisunod sa kanya.
At siya'y nasumpungan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. At siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonyo. At lumapit sa kanya ang isang ketongin na namamanhik sa kanya at nanikluhod sa kanya at sa kanya'y nagsasabi, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nawalan siya ng ketong at siya'y nalinis. At siya'y kanyang pinagbili ng mahigpit at pinaalis siya pagdaka. At sinabi sa kanya, ingatan mong huwag mong sabihin sa kanino mang tao ang anuman, kundi yumaon ka at pakita ka sa saserdote at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinag-utos ni Moises na bilang isang patotoo sa kanila. Datapwat siya'y umalis at pinasimulang ipamalitang mainam at ipahayag ang nangyari. Anupat hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan, kundi dumuon sa labas sa mga dakong ilang at pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig. Ikalawang kabanata. At nang siya'y pumasok uli sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, anupat hindi na magkasya kahit sa pintuan man. At sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng apat. At nang hindi sila mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos sila ang higaang kinahihigan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit mayroon doong nangakaupong ilan sa mga eskriba at nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? At pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na sila'y nangagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alinbaga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan? O sabihin magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka, datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan? Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Anupat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nangagsabi, kailanmay hindi tayo nakakita ng ganito. At muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat at lumapit sa kanya ang buong karamihan at sila'y kanyang tinuruan. At sa kanyang pagdaraan ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At nagtindig siya at sumunod sa kanya. At nangyari na siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kanya. At nang makita ng mga eskriba at mga pariseo na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. At nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseo. At sila'y nagsilapit at sinabi sa kanya, bakit nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseo? Datapwat hindi nangag-aayuno ang iyong mga alagad. At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mangag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila? Samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila, ay hindi sila mga kapag-aayuno. Datapwat darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki at kung magkagayoy mangag-aayuno sila sa araw na yaon. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian, sa makatwid bagay ang bago sa luma at lalong lumalala ang punit.
at walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat. Kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat. At nangyari na nagdaraan siya sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat at ang mga alagad niya samantalang nagsisilakad ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay. At sinabi sa kanya ng mga Fariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? At sinabi niya sa kanila, kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y mga ilangan at magutom siya at ang kanyang mga kasamahan? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan? At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ikatlong kabanata. At siya'y muling pumasok sa sinagoga at do'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. At sinabi niya sa kanila, katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama? Magligtas ng isang buhay o pumatay, datapwat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Fariseo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paanong siya'y maipapupuksa nila. At si Jesus, nakasama ng kanyang mga alagad, ay lumigpit sa dagat at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea at mula sa Judea, at mula sa Jerusalem at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon na lubhang maraming tao. Nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsiparoon sa kanya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong, dahil sa karamihan, baka siya'y kanilang siksikin. Sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami, anupat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipo nila. At ang mga karumaldumal na espiritu pagkakita sa kanya, ay nangagpatira pa sa kanyang harapan, at nangagsisigaw at nangagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok, at tinawag niya ang balang kanyang maibigan, at nagsilapit sila sa kanya. At naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya, at upang sila'y suguin niyang magsipangaral. At magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro. At si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kapatid ni Santiago. At sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makatuwid bagay mga anak ng kulog. At si Andres at si Felipe at si Bartolome at si Mateo at si Tomas at si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo at si Simon na ang Kananeo at si Judas Iscariote na siya ring nagkanulo sa kanya. At pumasok siya sa isang bahay. At muling nagkatipon ang karamihan, anupat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan niyaon ng kanyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin. Sapagkat kanilang sinabi, sira ang kanyang bait. At sinabi ng mga iskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub. At sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, paanong mapalalabas ni Satanas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian niyaon. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya makapananatili, kundi magkakaroon ng isang wakas. Datapwat walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao at samsamin ang kanyang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao. At kung magkagayoy, masasamsam ang kanyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo,
ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila, kailanmat sila'y magsasalita ng kapusungan. Natapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo, ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumaldumal na Espiritu, at dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at palibhasa'y nangakatayo sila sa labas, ay nangagpasugo sila sa kanya, na siya'y tinatawag, at nangakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kanya, narito, nanga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, na hinahanap ka. At sinagot niya sila at sinabi, sino ang aking ina at aking mga kapatid? At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito, ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Ika-apat na kabanata. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat. At nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. Anupat siya'y lumulan sa isang daong at siya'y naupo sa dagat. At ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga. At sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo, pakinggan ninyo, narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At nangyari sa kanyang paghahasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan. At nagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan, na do'y walang maraming lupa. At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa, at nang sumikat ang araw, ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan. At nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim. At ito'y hindi nangamunga. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangamunga na nagsitaas at nagsilago. At may namunga ng 30 at 60 at 100. At sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang siya'y mag-isa na, ang nasa palibot niya nakasama ang 12 ay nangagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos, na tapwat sa kanilang nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y mga balikloob at patawarin sila. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang manghahasik ay naghahasik ng salita, at ang mga ito'y yaong na nga sa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita, at nang kanilang mapakinggan pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita pagdakay nagsisitanggap na may galak, at hindi nangag-uugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal. Kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. At ang mga iba'y yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa, na nangakikinig ng salita at tinatanggap ito, at namumunga ng 30 at 60 at 100. At sinabi niya sa kanila, dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagyan ng ilaw? Sapagkat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag, ni nalilihim, kundi yaoy upang mapasaliwanag. Kung ang sino man ay may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, ay kayo'y susukatin at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw. At sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-una'y usbong, saka uhay,
pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. At kanyang sinabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos? O sa anong talinghaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa, na pagkahasik sa lupa, bagamat siya'y lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa, gayon may pagkatanim, ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay, at nagsasanga ng malalabay. Anupat ang mga ibon sa langit ay mga kasisilong sa kanyang lilim, at sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga, ay sinaysay niya sa kanila ang salita, ayon sa makakaya ng kanilang pakinig. At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga, datapwat sa kanyang sariling mga alagad, ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ng isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila, at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa'yo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha at sila'y nangagsasabihan, Sino nga ito na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya? Ikalimang kabanata. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumaldumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala sapagkat madalas na siya ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas sa tinig na kanyang sinabi, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumaldumal na espiritu. At tinanong niya siya, Ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, Paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at ibinalita sa bayan at sa mga bukid at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatwid bagay siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila nang nangakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila'y nangapagsimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. At hindi siya itinulot sa kanya, kundi sa kanya'y sinabi, Umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paanong kinaawaan kanya. At siya'y yumaon ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus, at nangagtaka ang lahat ng mga tao. At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakipisan sa kanya ang lubhang maraming tao, at siya'y nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nagngangalang Jairo, at pagkakita sa kanya
ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan at ipinamamanhik na mainam sa kanya na sinasabi, "Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay." At siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y sinisiksik nila. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan at siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kauntiman, kundi bagkus pang numulubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya, "Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako." At pagdakay na ampat ang kanyang agas, kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, "Sino ang humipo ng aking mga damit?" Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin?" At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasay nalalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo." Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro?" Datapwa't hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya ipinahintulot na sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga at napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitangis at nangagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata kundi natutulog." At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapwat, nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at ang kanyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata ay sinabi niya sa kanya, "Talitha kumi, na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad, sapagkat siya'y may 12 taon na. At pagdakay nangagtaka silang lubha, at ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Ika-6 na kabanata. At umalis siya doon, at napasa kanyang sariling lupain, at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nangakakarinig sa kanya, ay nangagtataka na nangagsasabi, "Saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay, at anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae?" At siya'y kinatitisuran nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit, at pinagaling sila. At nanggigilalas siya sa kanilang di pananampalataya, at siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. At pinalapit niya sa kanya ang 12, at nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglakad, kundi tungkod lamang, kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Datapwat gumamit ng mga sandalyas at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, "Saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mga tira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin,
at hindi kayo pakinggan, pag-alis ninyo do'y ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patotoo sa kanila. At sila'y nangagsialis at nagsipangaral na mangagsisi ang mga tao at nangagpalabas ng maraming demonyo at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit at pinagaling sila. At narinig ng Haring Herodes sapagkat nabantog na ang pangalan niya at sinabi niya, si Juan namang babautismo ay nagbangon sa mga patay at kaya sumasa kanya ang mga kapangyarihang ito. At sinabi ng mga iba, siya'y si Elias. At sinasabi ng mga iba, siya'y propeta, na gaya ng ibang mga propeta. Datapwat nang marinig ni Herodes ay sinabi, si Juan na aking pinugutan ng ulo, siya'y nagbangon. Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpahuli kay Juan at nagpatanikala sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Filipo na kanyang kapatid, sapagkat nag-asawa siya sa kanya. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. At ipinagtanim siya ni Herodias at hinahangad siyang patayin at hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan palibhasay na lalamang siya'y lalaking matuwid at banal at siya'y ipinagsanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam at pinakikinggan niya siya na may galak. At nang sumapit ang isang kaukulang araw, nakapanganakan niya ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo at mga mataas na kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias ay sumayaw at siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo at ibibigay ko sa iyo. At ipinanumpa niya sa kanya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. At lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hihingin? At sinabi niya, ang ulo ni Juan ang mangbabautismo. At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi na sinasabi, ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw na lubha ang hari datapwat dahil sa kanyang sumpa, at sa nangakaupo sa dulang ay hindi niya itinanggi. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang ulo niya at yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan at ibinigay sa dalaga at ibinigay ng dalaga sa kanyang ina. At nang mabalitaan ng kanyang mga alagad ay nagsiparoon sila at binuhat ang kanyang bangkay at inilagay sa isang libingan. At ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus at isinaysay nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at mangagpahinga kayo ng kaunti, sapagkat marami ang nangagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang mangagkapanahon na magsikain. At nagsiayon silang nanga sa daong at nangapa sa isang dakong ilang at bukod. At nangakita sila ng mga tao sa pag-alis at sila'y nangakilala ng marami at para-parang nagsisitakbo na nagsiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan at naunang nagsirating pa kay sa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumabi na ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nangagsabi, ilang ang dakong ito at gumagabi na. Payaunin mo sila upang sila'y magsiparoon sa mga bayan at mga nayon sa palibot-libot nito at mangagsibili ng anumang makakain. Natapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, magsisiyaon ba kami at magsisibili ng 200 dinaryong tinapay at ipakakain namin sa kanila? At sinabi niya sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Magsiparoon kayo at inyong tingnan. At nang mga alaman nila ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. At iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat na pulupulutong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsiupong hanay-hanay na 100 at 50. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ihanin nila sa kanila. At ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. At nagsikain silang lahat at nangabusog. Kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol 12 bakol na puno ng tinapay at mga isda naman.
at ang nagsikain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. At pagdakay pinalulan niya sa daong ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo, sa Bethsaida, samantalang pinayayaon niya ang karamihan. At pagkatapos na mapagpaalam niya sila, ay naparoon siya sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat at siya ay nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa paggaod, sapagkat sinasalunga sila ng hangin at malapit na ang 4th na pagpupuyat sa gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat at ibig silang lagpasan. Natapwat sila nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay inakala nilang siya'y isang multo at nangagsisigaw, sapagkat nakita siya nilang lahat at nangagulumihanan. Natapwat pagdakay nagsalita siya sa kanila, at sa kanila'y sinabi, "Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot." At pinanhit niya sila sa daong, at humimpil ang hangin, at sila'y nangangilalas nang di kawasa sa kanilang sarili. Palibhasa'y hindi pa nila natatalastas yaong tungkol sa mga tinapay, dahil sa ang kanilang puso'y pinatigas. At nang mga katawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genezaret, at nagsisadsad sa daungan. At paglunsad nila sa daong, pagdakay nakilala siya ng mga tao. At nang malibot nilang nagtutumulin ang buong lupaing yaon, at nagpasimulang dalhin sa kanya ang mga may sakit na nasa kanilang higaan, saan man nila marinig na naroon siya, at saan man siya pumasok sa mga nayon o sa mga bayan o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at ipinamamanhik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling. 7th Kabanata. At nakisama sa kanila ang mga Pariseo at ilan sa mga eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. At kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna mga hugas na maingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, at ng mga saro, at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Fariseo at ng mga eskriba, "Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal?" At sinabi niya sa kanila, "Mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat, 'Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao." At sinabi niya sa kanila, "Totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, 'Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.' At ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, 'Yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban, sa makatwid bagay hain sa Diyos,' hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina, na niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito." At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Kung ang sino man ay may pakinig, na ipakikinig ay makinig." At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, "Kayo baga naman ay wala ring pag-iisip, hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis na ang lahat ng pagkain." At sinabi niya, "Ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao.
sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. At nagtindig siya doon at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay at ibig niya na sinumang tao'y huwag sanang makaalam. At hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu, pagdakay ng mabalitaan siya ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Sirofenisa ayon sa lahi. At ipinamamanhik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo at sinabi niya sa kanya, "Pabayaan mo munang mga busog ang mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso." Natapat siya'y sumagot at sinabi sa kanya, "Oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak." Sinabi niya sa kanya, "Dahil sa sabing ito, humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak." At umuwi siya sa kaniyang bahay at naratnan ang anak na nakahiga sa higaan at nakaalis na ang demonyo. At siya'y muling umalis sa mga hangganan ng Tiro at napasa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal at ipinamanhik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga niya. At siya'y lumura at hinipo ang kanyang dila at pagkatingala sa langit ay siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, "Ephata," sa makatwid bagay mabuksan. At nangabuksan ang kanyang mga pakinig at nakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbilin niya sa kanila na kaninumang tao ay huwag nilang sabihin, ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nangagtataka ng di kawasa na nangagsasabi, "Mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanyang binibigyang pakinig pati ng mga bingi at pinapagsasalita ang mga pipi." Ikawalong kabanata. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mga kain, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa karamihan, sapagkat tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin at walang mga kain. At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipang lupaypay sila sa daan at nagsipang galing sa malayo ang ilan sa kanila." At nagsisagot sa kanya ang kanyang mga alagad, "Paanong mabubusog nino man ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako?" At kanyang tinanong sila, "Ilang tinapay mayroon kayo?" At sinabi nila, 7. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay. At pagkapagpasalamat ay pinagputol-putol niya at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ihain sa kanila at inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda. At nang mapagpala ang mga ito, ay ipinag-utos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At sila'y nagsikain at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At sila'y may mga 4,000 at pinayaon niya sila. At pagdakay lumulan siya sa daong nakasama ang kanyang mga alagad at napasa mga sakop ng dalmanuta. At nagsilabas ang mga Fariseo at nangagpasimulang makipagdalo sa kanya na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutukso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, "Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito." At sila iniwan niya at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay at wala sila kundi isang tinapay sa daong. At ipinagbilin niya sa kanila na nagsabi, "Tingnan ninyo at mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes." At nangagkatuwiran sila rin, na nangagsasabi, "Wala tayong tinapay." At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit nangagbubulay-bulay kayo sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa baga ninyo na paghahalata, ni na pag-uunawa man? Nangagmatigas na baga ang inyong puso? Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? At mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig?
At hindi ba ganinyo nangaaala-ala? Nang aking pagputol-putulin ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat. Sinabi nila sa kanya, 12. At nang pagputol-putulin ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo? Sinabi nila sa kanya, 7. At sinabi niya sa kanila, hindi pa ba ganinyo na pag-uunawa? At nagsidating sila sa Bethsaida, at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon. At nang maluraan ang kanyang mga mata, at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, nakakakita ka ba ng anuman? At siya'y tumingala at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakad. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitig at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya siya sa kanyang tahanan na sinasabi, huwag kang pumasok kahit sa nayon. At pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At sa daan ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinabi sa kanila, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? At sinaysay nila sa kanya na sinasabi, si Juan Bautista at ang mga iba si Elias, natapwat ang mga iba isa sa mga propeta. At tinanong niya sila, natapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, ikaw ang Kristo. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata ng maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At isinama niya si Pedro at pinasimulang siya'y pagwikaan. Natapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama nakasama ng mga banal na anghel. 9 At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. At ang kanyang mga damit ay nangagniningning na nagsiputing maigi na anupat sino mang magpapaputi sa lupa ay hindi makapagpapaputi ng gayon. At do'y napakita sa kanila si Elias na kasama si Moises at sila'y nakikipag-usap kay Jesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Rabbi, mabuti sa atin ang tayo'y dumito at magsigawa kami ng 3 tabernakulo, isa ang sa iyo at isa ang kay Moises at isa ang kay Elias. Sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang isasagot sapagkat sila'y lubhang nangatakot. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. At karakarakay sa biglang paglingap nila sa palibot-libot ay wala silang nakitang sino man kundi si Jesus lamang nakasama nila. At habang nagsisibaba sila sa bundok ay ipinagbilin niya sa kanila na sa kanino man ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita, maliban na pagka ang anak ng tao ay magbangong maguli sa mga patay. At kanilang iningatan ang pananalitang ito na nangagtatanungan sila-sila kung ano ang kahulugan ng pagbabangong maguli sa mga patay. At tinanong nila siya na sinasabi, bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sinabi niya sa kanila, katotohanang si Elias ay pariritong mauna
at isasauli sa dati ang lahat ng mga bagay at paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya'y maghihirap ng maraming bagay at pawalang halaga. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at ginawa din naman nila sa kanya ang anumang kanilang inibig ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. At pagdating nila sa mga alagad ay nakita nilang nasa kanilang palibot-libot ang lubhang maraming mga tao at ang mga eskriba ay nangakikipagtalo sa kanila. At pagdakay ang buong karamihan pagkakita nila sa kanya ay nangagtakang mainam at tinakbo siya na siya'y binati. At tinanong niya sila, ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan nito, ay ibinubuwal siya at nagbububula ang kanyang bibig at nagngangalit ang mga ngipin at unti-unting natutuyo. At sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At dinala nila siya sa kanya. At pagkakita niya sa kanya, ay pagdakay pinapangatal siyang lubha ng espiritu at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito? At sinabi niya, mula sa pagkabata. At madalas na siya'y inihahagi sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Natapat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya, nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumaldumal na espiritu na sinasabi sa kanya, Ikaw bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. At nang makapagsisisigaw at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya at ang bata'y naging anyong patay, anupat marami ang nagsabi siya'y patay. Natapwat hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay, ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad, Paano ito na siya'y hindi namin napalabas? At sinabi niya sa kanila, Ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng panalangin. At nagsialis sila roon at nangagdaan sa Galilea at ayaw siyang sino mang tao'y makaalam niyaon. Sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, Ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya'y papatayin nila. At pagkapatay sa kanya ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng ikatlong araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. At sila'y nagsidating sa Kapernaum at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, Ano ang pinagkakatuwiranan ninyo sa daan? Natapwat hindi sila nagsiimik sapagkat sila ay nangagtatalo sa daan kung sino ang pinakadakila. At siya'y naupo at tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi niya, Kung sino man ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at siya'y kanyang ikinalong na sa kanila'y sinabi niya, Ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata, sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap at ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi yaong sa akin nagsugo. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kanya. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy.
At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, sapagkat bawat isa ay aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin. Datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ikasampung kabanata. At siya'y umalis doon at pumasok sa mga hangganan ng Judea at sa dako paroon ng Jordan, at ang mga karamihan ay muling nakipisan sa kanya, at ayon sa kanyang kinaugalian ay muling tinuruan niya sila. At nagsilapit sa kanya ang mga Fariseo at siya'y tinanong, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa na siya'y tinutukso? At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, ano ang iniutos sa inyo ni Moises? At sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay siya. Natapat sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala siya ng pangangalunya niya. At dinadala nila sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin, at sinaway sila ng mga alagad. Datapwat nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At kinalong niya sila at sila'y pinagpala na ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanila. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya, at siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi niya sa kanya, guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y nangagtatakang lubha na sinasabi sa kanya, sino nga kaya ang makaliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila'y nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, natapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, o ina o ama, o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng 100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Datapwat maraming nangauuna ay mga huhuli at nangahuhuli na mga uuna. At sila'y nangasadaan na nagsisiahon sa Jerusalem
at nangunguna sa kanila si Jesus at sila'y nangagtaka at ang nangagsisisunod ay nangatakot. At muling kinuha niya ang 12 at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. Na sinasabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y kanilang hahatulang patayin at ibibigay siya sa mga hintil. At siya'y kanilang aalimurahin at siya'y luluraan at siya'y hahampasin at siya'y papatayin at pagkaraan ng 3 ay magbabangon siyang muli. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo na sa kanya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi niya sa kanila, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Natapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin? At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismohan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. At nang marinig ito ng 10, ay nangagpasimula silang mga galit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nangapapapanginoon sa kanila at ang sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Natapwat sa inyo ay hindi gayon. Kung ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo ang mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At nagsidating sila sa Jericho at habang nililisan niya ang Jericho nakasama ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo na isang pulubing bulag ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Natapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Ika-11 kabanata. At nang malapit na sila sa Jerusalem, sa Betfage at sa Betania, sa bundok ng mga ulibo ay sinugo niya ang 2 sa kanyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo. At pagkapasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Inyong kalagin siya at dalhin ninyo siya rito. At kung may magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo, kinakailangan siya ng Panginoon, at pagdakay ipadadala niya siya rito. At sila'y nagsiyaon, at kanilang nasumpungan ang batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan at siya'y kanilang kinalag. At ilan sa nangakatayo roon ay nangagsabi sa kanila, ano ang ginagawa ninyo na inyong kinakalag ang batang asno? At sinabi nila sa kanila ayon sa sinabi ni Jesus, at pinabayaan nilang sila'y magsialis. At dinala nila ang batang asno kay Jesus at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga damit at ito'y sinakyan ni Jesus. At marami ang nagsisipaglatag ng kanilang mga damit sa daan at ang mga ibay ng mga sanga na kanilang pinutol sa mga parang. At ang nangasaunahan at ang nagsisisunod ay nangagsisigawan, Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang kahariang pumaparito, ang kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kataas-taasan. At pumasok siya sa Jerusalem sa templo at nang malingap niya sa palibot-libot ang lahat ng mga bagay at palibhasa'y hapon na, ay pumaroon siya sa Betania na kasama ang 12.
At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Bitanya, ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya, na baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit sa kanya, ay wala siyang nasumpong ang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, "Sino mang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman?" At ito'y narinig ng kanyang mga alagad. At nagsidating sila sa Jerusalem. At pumasok siya sa templo, at nagpasimulang kanyang itinaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo, at ginulo ang mga dulang na nangagpapalit ng salapi at ang mga upuan na nangagbibili ng mga kalapati. At hindi niya ipinahintulot na sino man ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. At siya'y nagturo at sinabi sa kanila, "Hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa, natapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan." At yaoy narinig ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba, at pinagsisikapan kung paanong siya'y kanilang maipapapuksa, sapagkat nangatatakot sila sa kanya, dahil sa buong karamihan ay nanggigilalas sa kanyang aral. At gabi-gabi lumalabas siya sa bayan. At sa pagdaraan nila pagkaumaga, ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkaalaala ni Pedro ay sinabi sa kanya, "Rabay, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo." At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, 'Mapataas ka at mapasugba ka sa dagat,' at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Natapwat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit." At sila'y nagsiparoong muli sa Jerusalem, at samantalang lumalakad siya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote, at ang mga eskriba at ang matatanda. At sinabi nila sa kanya, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang sayo'y nagbigay ng kapamahalaang ito upang gawin mo ang mga bagay na ito?" At sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Tatanungin ko kayo ng isang tanong, at sagutin ninyo ako. At aking sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao? Sagutin ninyo ako." At kanilang pinagkatuwiranan sa kanilang sarili na sinasabi, "Kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya, 'Bakit nga hindi ninyo siya pinaniniwalaan?' Natapwat kung sabihin natin mula sa mga tao, ay nangatatakot sila sa bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay tunay na propeta." At sila'y nagsisagot kay Jesus at nagsipagsabi, "Hindi namin nalalaman." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito." Ika-12 kabanata. At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at binakuran ng mga buhay na punong kahoy, at humukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya at hinampas siya, at siya'y pinauwing walang dala. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin, at ito'y kanilang sinugatan sa ulo, at dinuwahagi. At nagsugo siya ng iba, at ito'y kanilang pinatay. At ang iba pang marami, na hinampas ang iba, at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila, na sinasabi, "Igagalang nila ang aking anak." Natapwat ang mga magsasakang yaon, ay nangagsang usapan, "Ito ang tagapagmana, halikayo, atin siyang patayin at magiging atin ang mana." At siya'y kanilang hinawakan at siya'y pinatay, at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito,
ang batong itinakwil ng nangagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. At pinagsikapan nilang hulihin siya at sila'y natakot sa karamihan sapagkat kanilang napaghalata na kanyang sinalita ang talinghaga laban sa kanila. At siya'y iniwan nila at nagsialis. At kanilang sinugo sa kanya ang ilan sa mga Fariseo at sa mga Herodiano upang siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang sila'y magsilapit ay kanilang sinabi sa kanya, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao. Kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Bubuwis baga kami o hindi kami bubuwis?" Datapwat siya na nakatataho ng kanilang pagpapaimbabaw ay nagsabi sa kanila, "Bakit ninyo ako tinutukso? Magdala kayo rito sa akin ng 1 denaryo upang aking makita." At dinalhan nila at sinabi niya sa kanila, "Kanino ang larawang ito at ang nasusulat?" At sinabi nila sa kanya, "Kay Cesar." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y nang gilalas na mainam sa kanya. At nagsilapit sa kanya ang mga Saduseo na nangagsasabi na walang pagkabuhay na mag-uli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, "Guro, isinulat sa amin ni Moises, kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay at may maiwang asawa at walang maiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay. At nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa bao ang pangalawa at namatay na walang naiwang anak. At gayon din naman ang pangatlo. At ang 7 wala ring naiwang anak. Sa kahuli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na mag-uli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat siya'y naging asawa ng 7." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi kaya nangagkakamali kayo dahil dyan, na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mangag-aasawa ni papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay, na sila'y mga ibabangon, hindi ba ganinyo nabasa sa aklat ni Moises tungkol sa mababang punong kahoy? Kung paanong siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi, 'Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob,' hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y nagkakamaling lubha." At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo, at palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, "Ano baga ang pangulong utos sa lahat?" Sumagot si Jesus, "Ang pangulo ay, 'Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang utos na hihigit sa mga ito." At sinabi sa kanya ng eskriba, "Sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa, at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain." At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan ay sinabi niya sa kanya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." At walang tao pagkatapos noon na nangahas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. At sumagot si Jesus at nagsabi nang siya'y nagtuturo sa templo, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa.' Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya, at paano ngang siya'y kanyang anak, at ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kanyang may galak. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, 'Mangag-ingat kayo sa mga eskriba, na ibig magsilakad na may mahahabang damit at pagpugayan sa mga pamilihan, at ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan. Silang nangananakmal ng mga bahay ng mga babaeng bao, at dinadahilan ay ang mahahabang panalangin, ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan.
At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog nang sa kanila'y labis, natapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay." 13 Kabanata. At paglabas niya sa templo ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, masdan mo, pagkaiinam ng mga bato at pagkaiinam ng mga gusali." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Nakikita mo baga ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo sa tapat ng templo, ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at ni Santiago at ni Juan at ni Andres, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagkamalapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito?" At si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong paligaw kanino mang tao. Maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi ako ang Kristo at maliligaw ang marami. At kung mga karinig kayo ng mga digma at ng mga alingaungaw ng mga digma, ay huwag kayong mga gulumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari, natapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at lilindol sa iba't ibang dako, magkakagutom, ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin, at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga, at kayo'y magsisitindig sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin, na bilang patotoo sa kanila. At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan munang maipangaral ang Ebanghelyo. At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan at kayo'y ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon ay siya ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu Santo. At ibibigay ng kapatid sa kamatayan ang kapatid at ng ama ang kanyang anak. At magsisipaghimagsik ang mga anak laban sa mga magulang at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ngunit pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea at ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok upang maglabas ng anuman sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Natapwat sa aba ng nangagdadalang tao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong tagginaw. Sapagkat ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang na kanyang hinirang ay pinaikli niya ang mga araw. At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta, at mangagpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Datapwat mangag-ingat kayo, narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon, ay magdidilimang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. At kung magkagayoy susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon,
ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, sa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Kayo'y mag-ingat, mag-puyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang gawain ay nagutos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mangarat ng nangatutulog. At ang sinabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. 14 na kabanata. Pagkaraan nga ng 2 ay kapistahan ng Paskwa at ng mga tinapay na walang lebadura. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y huhulihin sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay. Sapagkat sinasabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. At samantalang siya'y nasa Betanya sa bahay ni Simon na Kitongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungwentong nardo na totoong mahalaga. At binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Datapwat may ilan na nangagalit sa kanilang sarili na nagsipagsabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng ungwento? Sapagkat ang ungwentong ito'y maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha. At inupasalaan nila ang babae. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha at kung kailanman ibigin ninyo, ay mangyayaring magawan ninyo sila ng magaling. Datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya, nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. At si Judas Iscariote, na isa sa 12, ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang maipagkanulon niya siya sa kanila. At sila, pagkarinig nila nito, ay nangatuwa at nagsipangakong siya'y bibigyan ng salapi. At pinagsikapan niya kung paanong siya ay kanyang maipagkakanulo sa kapanahunan. Nang unang araw ng mga tinapay na walang lebadura, nang kanilang inihahain ang kordero ng Paskwa, ay sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Paskwa? At sinugo ang 2 sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo sa bayan. At do'y masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig, sundan ninyo siya. At saan man siya pumasok ay sabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan na makakanan ko ng kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan at handa na, at ipaghanda ninyo roon tayo. At nagsiyaon ang mga alagad at nagsipasok sa bayan, at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. At nang gumabi na ay naparoon siyang kasama ang 12. At samantalang sila'y nangakaupo na at nagsisikain ay sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain ay ipagkakanulo ako. Sila'y nagpasimulang nangamanglaw at isa-isang nagsabi sa kanya, ako baga? At sinabi niya sa kanila, isa nga sa 12, yaong sumabay sa aking sumausaw sa pinggan, sapagkat papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aba niya ang taong nagkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay, at ng kanyang mapagpala, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At sinabi, inyong kunin, ito ang aking katawan.
at siya'y dumampot ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila at do'y nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, "Ito'y ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos." At pagkaawit nila ng isang imno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga ulibo. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayong lahat ay mga titisod, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Gayon may pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, "Bagamat mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ngayon, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo." Datapwat lalo nang nagmatigas siya na sinabi, "Kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila." At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y nananalangin." At kanyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang nagtakang totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, "Namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa. Hanggang sa kamatayan, mga tira kayo rito at mangagpuyat." At lumakad siya sa dako paroon, at nagpatira pa sa lupa, at idinalangin na kung mangyayari ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, "Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At siya'y lumapit at naratnang sila'y nangatutulog at sinabi kay Pedro, "Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras? Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, natapwat mahina ang laman." Muli siyang umalis at nanalangin na sinabi ang gayon ding mga salita. At muli siyang nagbalik at naratnang sila'y nangatutulog sapagkat nangabibigat ang totoo ang kanilang mga mata at wala silang maalamang sa kanya'y isagot. At lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, "Mga tulog na kayo at mangagpahinga. Sukat na, dumating na ang oras. Narito, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin." At pagdaka, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas, na isa sa 12, at kasama niya ang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas, na mula sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at sa matatanda. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat, na sinasabi, "Ang aking hagkan ay yaon nga. Hulihin ninyo siya at dalhin ninyo siyang maingat." At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya at nagsabi, "Rabay," at siya'y hinagkan. At siya'y sinunggaban nila at siya'y kanilang dinakip. Datapwat, isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanyang tainga. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli, ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan." At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan nila siya. Datapwat kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. At dinala nila si Jesus sa dakilang saserdote at nangagpipisan sa kanya ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote. At nakiumpok siya sa mga punong kawal at nagpapainit sa ningas ng apoy. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya'y ipapatay at hindi na nga sumpungan, sapagkat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma. At nagsipagtindig ang ilan at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinasabi,
Narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. At kahit sa papagayon man ay hindi rin nangagkatugma ang patotoo nila. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote at tinanong si Jesus na sinabi, hindi ka sumasagot ng anuman, ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa'yo? Datapwat siya'y hindi umiimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad? At sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan, ano sa akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. At pinasimulang luraan siya ng ilan at tinakpan ang kanyang mukha. At siya'y pinagsusuntok at sa kanya'y kanilang sinabi, hulaan mo! At siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal. At samantalang nasa ibaba si Pedro sa looban ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit ay tinitigan niya siya at sinabi, ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus. Datapwat siya'y kumaila na sinasabi, hindi ko nalalaman ni nauunawa man ang sinasabi mo. At lumabas siya sa portiko at tumilaok ang manok. At nakita siya ng alilang babae at nagpasimulang magsabing muli sa nangaroroon, ito ay isa sa kanila. Datapwat muling ikinaila niya at hindi nalaon at ang nangaroroon ay nangagsabing muli kay Pedro, sa katotohanang ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo. Datapwat siya'y nagpasimulang manungayaw at manumpa, hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi. At pagdaka, bilang pangalaway tumilaok ang manok. At naaalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo. Nang maisip niya ito, ay tumangis siya. Ika-15 kabanata. At pagdaka, pagkaumaga ay nangagsang usapan ang mga pangulong saserdote, pati ng matatanda at mga eskriba, at ang buong Sanhedrin, at ginapos si Jesus, at inilabas siya at ibinigay siya kay Pilato. At itinanong sa kanya ni Pilato, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, ikaw ang nagsasabi. At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, hindi ka sumasagot ng anuman. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang isinasakdal laban sa'yo. Datapwat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman, anupat nang gilalas si Pilato. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya, napawalan sa kanila ang isang bilanggo na kanilang hingin sa kanya. At mayroong isa na kung tawagin ay Barabas, na nangagapos na kasama ng nangaghimagsik, mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan at nangagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato na sinasabi, ibig baga ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat natatalastas niya na sa kapanighilian ay ibinigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapwat inudyukan ng mga pangulong saserdote ang karamihan na si Barabas na muna ang siya nilang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo? At sila'y muling nagsigawan, ipako siya sa krus. At sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Anong masama ang kanyang ginawa? Datapwat sila'y lalong nagsigawan, ipako siya sa krus. At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabas. At ibinigay si Jesus, pagkatapos na siya'y mahampas niya, upang siya'y ipako sa krus. At dinala siya ng mga kawal sa looban, na siyang pretoryo, at kanilang tinipon ang buong pulutong. At siya'y kanilang dinamtan ng kulay ube. At nang makapagkamakama ng isang putong na tinik, ay ipinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya'y batiin, aba, hari ng mga Hudyo. At sinaktan nila ang kanyang ulo ng isang tambo, at siya'y niluluraan, at pagkaluhod nila, siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ube, at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit. At siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Sirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggagaling sa bukid upang sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus.
siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota, na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo, at siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira, na tapat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa. At ikatlo na ang oras at siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan, ang hari ng mga Hudyo. At ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at siya'y ibinilang sa mga suwail. At siya'y inalipusta ng nagsisipagdaan na pinagtatango-tango ang kanilang mga ulo at sinasabi, "Ah, ikaw na iginigiba mo ang templo at sa tatlong araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili mo at bumaba ka sa krus." Gayon din naman ang mga pangulong saserdote pati ng mga eskriba. Siya'y minumura na nangagsasalitaan sila-sila na sinasabi, "Nagligtas siya ng mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita ang sampalatayanan." At minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang ika-anim na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ika-siyam. At nang oras na ika-siyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," na kung liliwanagin ay, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At nang marinig ng ilang nangaroon, ay sinabi nila, "Narito, tinatawag niya si Elias." At tumakbo ang isa at binasa ng suka ang isang espongha, saka inilagay sa isang tambo, at ipinainom sa kanya na sinasabi, "Pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba." At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, "Katotohanang ang taong ito ay anak ng Diyos." At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy na nangaroroon kapwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose at si Salome, na nang siya'y nasa Galilea ay nagsisisunod sila sa kanya at siya'y pinaglilingkuran nila, mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahapunan sapagkat nooy paghahanda, sa makatwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat, dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos. At pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang gilalas si Pilato kung siya'y patay na. At nang mapalapit niya sa kanya ang senturyon, ay itinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa senturyon, ay ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino, at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato, at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay. 16 na kabanata. At nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumagang umaga ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang araw at kanilang pinag-uusapan, "Sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan?" At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat yaoy totoong malaki. At pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan, na nararamtan ng isang damit na maputi, at sila'y nangagitla. At sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong mangagitla, hinahanap ninyo si Jesus ang Nazareno na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala siya rito, tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Natapwat magsiyaon kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo." At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan sapagkat sila'y nagsipangilabot at nangagitla at hindi sila nangagsasabi ng anuman sa kanino man sapagkat sila'y nangatatakot. Nang siya ngay magbangon ng unang araw ng Sanlinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang pinalabas niya. Siya'y yumaon at ipinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus, samantalang sila'y nangahahapis at nagsisitangis. At sila,
Nang kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila. Nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid at sila'y nagsiyaon at ipinagbigay alam ito sa mga iba at kahit sa kanila hindi rin sila nagsipaniwala. At pagkatapos, siya'y napakita sa labing isa samantalang sila'y nangakaupong nagsisikain. Pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nangakakita sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon. At sinabi niya sa kanila, "Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatototohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip, siya nawa."